Hi everyone! Welcome back again to Fear Mirnet Channel. Thank you so much po sa lahat po ng mga sumusuporta. Ayan, at patuloy na nagpapaabot ng kanilang moral and spiritual support. Alright, so kailangan lagi tayong manindigan sa tama at walang masama na i-reveal natin ang katotohanan sa publiko. Magbigay tayo ng public warning, lalong-lalo na kung ito ay mayroon ng panloloko sa kapwa. So, ayan na nga po. Ako po ay rinerespeto ko ang LGBT community, pero maling-mali na papaniwalain tayo sa isang kalokohan. Dapat ang ginawa nila from the beginning pa lamang ay inamin na po nila na mayroon silang relasyon ng mayroong relasyon si Jethro, ang manager ni Ate Mahal, at si Migs Molino. Okay? Para alam natin from the beginning pa lamang yung tama na gagawin natin. Okay? Kasi para tayong tanga pala na tanggol tayo ng tanggol kay Migs Molino na wala siyang ibang karelasyon, wala siyang babae, para pa tayong mga ano noon na nagkakandara pa alamin kung sino yung babae, kung may babae kasama doon sa sasakyan, kung sinong nakaupo doon. Yung katotohanan pala is ang karelasyon ay hindi naman malayo sa kanila. Malapit na malapit lamang ang manager ni Ate Mahal. So para akong nawindang doon sa katotohanan na iyon. So, I felt betrayed. And then, I felt being fooled. Okay? At, tulad ko rin yung mga nagmensahe sa akin, ganoon din ang naramdaman nila. Na dapat, sabi nila, from the beginning, inamin na ni Jethro at saka ni Migs Molino na mayroon silang existing relationship. Para hindi tayo nagmukhang tanga, di ba? And then, given the fact na mayroong mga remittances, may money involved na nagpapadala from OFWs and sa mga Pilipino po, di ba? Nagpapadala kila Jethro. Okay? So, maling-mali po iyan. Kasi ang paniniwala ng mga OFWs o mga Pilipino na nagpapadala dito kila Jethro is mayroong tambalang Migs and Ate Mahal na walang ibang karelasyon si Migs Molino. Diba? So, sabi nga natin, even hindi pa nila inaamin, but para sa atin, mayroon future sila. So, mali pala yung pinaniwalaan natin. Maling-mali. Para tayong ginawang tanga. As in, tangang-tanga tayo. Diba? So, mali po iyon. Ano? And then, kasi, yung my collections of money na parang pinapaniwala tayo sa isang bagay, yung deceiving people, ano? Yung may deception na nangyayari. Kasi in reality, wala naman palang, kasi naniniwala tayo, kaya may voluntary tayo or may sinasabi tayo na, kumbaga yung pagpapadala ng pera doon, kila Jethro, dahil naniniwala tayo na walang karelasyon si Migs. Dahil sa Mahal and Migs at tandem, di ba? Pero kung alam natin na mayroong Jethro and Migs a relationship, syempre mag-aalangan kayo. Uunahin ninyo yung mga dapat unahin ninyo sa pamilya ninyo, di ba? So, yung pinaghirapan po ninyo, lalo ng mga OFWs, alam ko, pawis at dugo po ang inyong puhunan dyan. Sabi nga ng OFWs na nakausap ko. So, para pala silang naging tanga, di ba? Kasi nag-dream sila na ganito-ganito daw, na ganoon, mahal na mahal ni Migs, may future ang dalawa, pero maling-mali pala. So, ganoon rin po yung naramdaman ko. Same tayo. Okay? So, ayun po. Ako, I've been in this situation, yung pag re-reveal ng katotohanan sa publiko from 2016. This is not new to me. Lalo na kung mayroong panluloko sa kapwa, there is an involvement of money. Okay? Parang swindler na si Jethro ang nangyayari dyan. Na, since itinatago nila yung relationship nila. Plus, hindi pa nakakarating sa dapat pagbigyan ninyo ng pera. Like for example, kay Kuya Mura. Meron pong nakarating sa akin na merong 35,000 pesos na ipinadala kay Jethro
Okay? At ibibigay kay Kuya Mura. Plus, mayroon pa daw package. Pero wala pong nakarating na 35,000 kay Kuya Mura. And then, nung papaalis na si Kuya Mura, okay, magpakatotoo lang tayo. Real talk lang tayo. Okay? Para maliwanagan at saka dako ang pinaghirapan yung pera, please. Since mayroong mga nanluloko na dito sa mga nananamantala din. Ano? Aside from ito kay Jethro, may mga ilan na nananamantala gamit ang Mamix. Okay? Sa paggamit ng mga charity-charity, marami na hindi naman nakakarating. Like for example, hindi naman nakarating doon sa kailani, sa pamilya ni Ate Mahal. And then, yung para sa Musileo. So, ginagamit, di ba? Then, ito, yung hindi naman nakarating, yung package nga, at saka yung 35,000 kay Kuya Mura na pinadala kay Jethro. Plus, nung papaalis na kami, sabi, may pinadala daw ang supporter, pero wala naman pong ibinigay. Okay? So, ayan, pag-ingatan nyo po yung perang pinaghirapan ninyo. Kasi, pawis at dugo, mahirap kitain ang pera ngayon. Okay? Then, ano pa guys, ito, ha? So sad, very very sad, okay? Sa aking napag-alaman, alright? Sa aking napag-alaman, milyon ang kinuha ni Jethro sa passbook ni Ate Mahal. So it's very very sad. Nagkaroon tayo ng marathon para doon sa YouTube channel ng Ate Mahal. Senior natin, nagdamag tayo. Ang ilan nga sabi sa akin, karamihan pala, sabi sa akin, alam mo Miss Ophir, ang gamit ko, 5 cellphone, 3 cellphone, 2 cellphone, pinagpiplay nila para kay Ate Mahal. So very sad na yung pinaghirapan ng ating prinsesa, ang Ate Mahal, iba naman yung nakinabang. Diba? So, nagtatanong kayo bakit may fundraising. Iyan yung po yung katotohanan. Masakit man para sa inyo, pero iyan ang katotohanan. At katulad nyo, nasaktan ako. Pero, ginawa ko ang tama. Hindi ako nagpabulag sa isang kalokohan. Ayan. Kung meron akong susuportahan at yung mga taong nagpaabot sa akin ng suporta, si Ate Mahal iyon. Dahil si Ate Mahal ay inosente, naging biktima para sa akin ha. Opinyon ko ito ha. Since, sabi nga ninyo, reactor ako. So that's my opinion. Sumang-ayon kayo sa hindi, opinyon ko iyon. Para siyang ano eh. Alam nyo, yung sakal na sakal, doon pala. Mali pala yung paniniwala ko. Kasi, ayun na nga. At saka, PWDC Ate Mahal. Yung scenario na iyon, hello. Dapat yung mga bagay na iyon hindi dapat nakikita ni Ate Mahal. Katulad ng ipinost ko, 'di ba? Na mayroon doon na may ginagawa yung dalawa na iyon. Dapat hindi 'yun nakikita ni Ate Mahal. Por respeto para sa akin, 'di ba? So it's very very sad. At yung pinost ko na iyon, walang kinalaman ang Tesorero family. Believe me or not, walang kinalaman ang Tesorero family. Wala din kinalaman ang Tesorero family. Bakit ako nagsasalita ngayon? Bakit ako nagsasalita? Dahil from the beginning, gusto ko katotohanan. Kaya nga, I'm fighting for them before. Is it? Kasi ang akala ko, totoo yung ipinapakita nila, ni Migs, ni Jethro, diba? Sa publiko. Pero meron pala silang itinatago na hindi. Okay lang, rinirespeto ko ang relasyon nila. Kaso yung pagtatago nyo at pagpapaniwala sa akin, sa atin, na mga Pilipino na walang karelasyon si Migs Molino, isa iyon na matibay na panluloko sa kapwa. Okay? So ayoko ng ganyan. I'm sorry, hindi ako ganun. Okay? Iba-iba tayo. Right? So, ayan. Nagtatanong kayo, natatawa lang ako kasi, nagtatanong kayo sa akin bakit hindi ako nagva-vlog, in regards, nung sinabi ko sa inyo yung mga reasons, ala, nako, OMG, but kayo yan, hindi ako. So, ayan, but anyway, marami pa rin ang nakakaunawa, mga broad-minded na sinasabi. So, I'm so proud doon sa mga taong nakakaintindi at pinipili ang tama. I'm so proud sa inyong lahat, okay? At saka may nabasa ako dyan, ano, sa isang team. Nag-post sila na, may nag-post doon na, parang yung sa second na lang yung naalala ko.
na kahit ay ginagamit daw ako nito sa Herrera family. OMG. OMG, may sarili akong desisyon sa buhay ko. Kung alam kong mali, mali. Kung alam kong tama, tama. Okay? Pag alam kong may mali, mali iyan. At hindi ako magpapatuloy sa isang mali. Kayong mga hindi naliliwanagan ngayon, try na umalis muna kayo sa mundo ng mommies. Try na kausapin nyo ang Panginoon. Try na kausapin ninyo ang pamilya ninyo. Baka nabatukan pa kayo. Sabihin ninyo na ito yung nalaman nyo sa akin. Kung ano ang sinabi ko sa publiko, totoo iyan. At walang masama na magbigay ng warning sa publiko at ibigay ang katotohanan sa kanila upang makapag-isip kayo at lalong-lalo na sa mga pinaghirapan ninyong salapi. Yun pala, yung naka-quarantine, may nakarating pa sa akin. Nung naka-quarantine sila Migs Molino at saka sila Jetro, okay? Si Jetro na lang sabihin ko kasi kay Jetro yung nagaling na message. Aba, nanghihingi, mayroong supporter na magpapadala ng pagkain kasi ayon kay Jetro, hindi sila makalabas, okay? So gustong magpadala ng pagkain ng supporter. Gusto magpadala ng supporter ng pagkain. Pero ang sagot ni Jetro, kung maaari daw, pera na lang ang ipadala at sila na lang ang bibili. Allow demanding. Okay? So yan, please ha, please, mag-isip-isip kayong mga overseas Filipino workers dahil ang pera ninyo ay alam kong pinaghirapan ko ninyo. Maling-mali iyan na magpapadala kayo, magpapaloko kayo, maniniwala kayo sa isang kamalian. Kami, ako, isa ako, kabilang ko sa organization that na pinaglalaban ang katotohanan. Mayroon kaming NBI before, totoo ang mga sinasabi ko, na isa mga organization iyon na nangongolekta ng pera sa mga Pilipino, including overseas Filipino workers, na pinapaniwala sila sa isang mali. Ano? Pinapaniwala sila sa isang maling mali. Okay. So, pina-NBI namin iyan. Totoo yung sinabi ko. Okay? Ayan, di ko na lang i-mention. Okay? Na gusto akong interviewin, but I said no. Okay? Isang reporter. Legit reporter. So, ayan. Ayan po. Bilang isang fan, okay? Bilang isang fan. Kami na nakakaunawa ng tama, nakakaintindi ng tama at pinipili ang tama. Talagang nais namin ng hustisya para kay Ate Mahal. Because we know na may mali, okay? Yung pagkuha pa lang ng pera na pinaghirapan ni Ate Mahal nang kinuha ng isang manager, hindi ipo iyan makatarungan. Lalong-lalo na PWD si Ate Mahal. Plus, ano pa guys? Yung mga scenario na iyon na nakikita na sasaksihan ni Ate Mahal at mayroon pa nga siyang picture, okay? Maling-mali iyon. Dapat kinagawa nila o yung mga bagay na iyan na wala si Ate Mahal. So alam nyo yon, bilang isang nagmamahal kay Ate Mahal, karapatan ko iyon. Fan ako. Kung fan kayo ni Migs, fan din ako ni Ate Mahal. Noon fan ako ni Migs, but nung mga nalaman ko itong mga pangyayaring ito, may mga katanungan sa sarili ko. Okay, may mga katanungan. And you cannot blame me. Hindi nyo kami mabiblame, kaming mga nandito para kay Ate Mahal. Kaming mga fans na nandito kami kay Ate Mahal. Kaming mga fans na nandito sa katotohanan, sa realidad. Okay? Na hindi nagpapabulag doon sa pag-aasam, no? Diyos ko, Panginoon, Panginoon. Yan, ayan, kasi maliwanagan po kayo, ano? Magsimba kayo para mag-guide kayo ng Panginoon. Ayan, salita kayo ng salita sa akin. Ayan, katotohanan lang ang sinasabi ko. Walang masama sa pagsasabi ng katotohanan sa publiko at pagbibigay ng warning. Okay? So kung meron tayong susuportahan ang pagpapatayo ng musileo ni Ate Mahal, suportahan natin ang t-shirt, souvenir t-shirt ni Ate Mahal. Okay? Kasi wala ngang pera ha. Malaki, milyon ang kinuha ni Jetro sa passbook ni Ate Mahal. Iyan ang alam ko. Okay?
So, ayan, maliwanagan kayo. Okay? Kung ako kapatid ni Ate Mahal, nako, ewan lang. Mababait lang ang kapatid ni Ate Mahal. Okay? So, naghahanap kayo ng, ano, ng impormasyon sa akin. Okay? Galit na galit kayo. Hindi ako nagbablog before. Kung ano-ano pang sinasabi ninyo. So, ito, ano, when I'm revealing the truth, aba, para kayong ano. But I don't care. I will forever stand sa katotohanan. Hindi ako magiging katulad mo. Okay, I'm sorry. Alright, nandyan ang Diyos, nandyan ang Panginoon, nakatingin sa atin. Hindi maganda ang ginawa na kunin mo ang salapi na para sa isang tao, pinaghirapan ng isang tao. And then you keep on collecting money from Filipinos and then pinapaniwala mo sila sa isang bagay na walang katotohanan. Okay? At hindi pa nakakarating. Kaya pala, meron doon na, merong sinabi si Ate Mahal na may magpapadala ng package para kay Ate Mahal. Pero ini-insist ni Ate Mahal na huwag ipapaalam kay Jet at saka kay Migs. Bakit kaya? Okay? So I will leave that question for you, mga nagmamahal kay Migs and Chetro. Okay? So, thank you so much once again. This is Ophir Mierna. Maraming salamat. Masarap mabuhay sa isang realidad na makatotohanan. Kesa sa, ay nako, fantasy. Alright. Thank you so much. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay nandiyan, nakatingin sa atin. God bless. Aray.